Ito, pwede nyong i-times 2 para mabilis yung pag-adventure nyo. So, pwede rin... Oh, may times 3 na. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Hello guys, nagbabalik tayo de ang topic natin ngayon is ituturo ko sa inyo yung kung paano laruin tong Nineko, yung guide tsaka yung environment ng laro niya, tas lahat ng mga option, yung gameplay. Yan, tuturo ko sa inyo lahat yan. Pero sa simula, paano gumawa ng account? So, check mga kuya, check muna natin to kung naka-record, okay? So, bago tayo mag-start, please hit the subscribe button and comment lang kayo kung may tanong kayo din, sasagutin. Alos lahat naman na comment nyo, sinasagot ko yun, basta alam ko yung, kung basta kaya kong sagutin. So, umpisa, kung paano gumawa ng account. So, punta tayo dito sa account. Yan, kunwari, nakabili na kayo ng Nineko sa marketplace. Meron ako ng mga video, recent video na kung paano bumili ng mga Nineko sa marketplace. Yan, tapos punta kayo sa account. Okay, punta kayo dito sa account. Then, hanapin nyo lang kasi na nakapag-register na ako eh. So, dito sa dashboard inventory or sa settings. Yan. Dito sa email, dito sa settings, makikita nyo yung gawa nung kung paano gumawa ng account. I-register nyo lang yung email tsaka yung password. Wala na sa akin kasi nakapag-register na ako ng account. So, ganun lang gumawa ng account para makapasok mismo dun sa laro ng Nineko. Paano i-download? Punta lang kayo sa Nineko site. Dun sa main site nila. Then, punta kayo sa saan na yung download. Ito. Yan. Kung sa cellphone, yan, meron tayo sa Google Play. Pwede rin yung APK. Then, sa Windows, sa PC, yan. Then, join na rin kayo sa Telegram kung para makita nyo yung mga updates sa Nineko. So, yun nga. After makagawa na kayo ng account, then na download nyo na, login na tayo. So, punta kayo doon sa na-download nyo. I-full ano natin. So, ito yung itsura ng Nineko na actual game. So, yung niregister mong email tsaka yung password, dyan mula ilalagay, then login. Yan. Tapos, enter. Okay, so, sa akin ngayon, kung makikita nyo dito, sa marketplace, asa na, inventory. Ito, meron na akong dalawang NFT, tapos meron na akong bagong breed na 2 days pa lang. So, hindi mo pa siya malalaro. Malalaro mo pa lang is yung mga adult na. Then, ito, kapag naglaro ka is, meron tayong libreng tatlong non-NFT na Nineko. So, makakatulong yan sa pag-adventure nyo. Then, eto, Ninja. Ayan yung account ID nyo. Tapos, yung XP. Kung paano mag-sign out. Tapos, eto yung Fish para sa mga pagpapalevel. Tsaka yung Mata Token, yung SLP. Then, eto yung Daily Quest. Kailangan ito lang yung gawin nyo kapag nag-i-start kayo. Then, ito. Ito yung daily quest. Ibang. So, ang daily quest is ano lang. Ito, 150. Ito yung sa pagpapalevel para magka-stars. So, yung tire na tinatawag. Mamaya makapapakita ko sa inyo. Ito. Arena, tsaka adventure para makuha yung daily quest. Dito yung mga friends. Email. Happy Lunar New Year. Oh. So, ang ano, may purple fish tayo, tsaka may free spin. Tapos, ito yung message. Maraming nag-add sa akin. Ito yung tatlong libre. Isa, dalawa, tatlo. Then, ito yung ano ko, Nineko. Ito naman, sunod naman tayo sa shop.
shop, ito yung mabibili nyo pag gamit yung Mata Token. Tapos, yung sa bag, yung mga item ng nineko nyo. Ito, yung item for level. Ito, kapag nakompleto nyo itong 50 na makukuha nyo sa adventure, magkakaroon ka ng artifacts. Yan. Ang artifacts is para accessory. Then, sa nineko, pag-clinic nyo ito, pinili. So, ito, explain ko rin sa inyo. Ito yung level ng nineko nyo. Ang need na kailangan dyan is yung purple fish para magkaroon ng tire yung nineko nyo. Then, after magiging hanggang level 60 yan, ito, magkakaroon ng tire kapag nagamit yung purple fish. Tapos, yung pagpapalevel hanggang 51 to 60 is itong green na fish. Then, sa bawat tire, ma-active na yung mga skill ng nineko nyo. Ayan, tire 1, tire 2, level 50 na yung sa akin. So, yung ito sunod sa 60 or 70. Then, punta kayo dito. Auto-equip nyo lang. Yan, yun yung mga item ng mga nineko nyo na may corresponding stats. Then, ito max for leveling din yan. So, yung pwede nyo rin ipa-level, ito, makikita nyo yung NFT. Kasi yung tatlong free nineko, yung tatlong nineko ko na libre is pina-level 30 ko lang sila kasi sayang naman kasi non-NFT naman yan. So, ang focus ko pa-levelin is yung NFT nineko ko. Okay, so na-explain ko na sa inyo yung mga nineko. Tapos dito sa adventure. Yan sa adventure, kung makikita nyo dito, pwede tayo makakuha ng, pwede tayo mag-level up yung account natin sa idle adventure. Ito, ang maximum niyan is 10 hours. Tapos kunin nyo lang to sa gitna. Kahit naka-offline ka, gumagana yung idle and AFK rewards. So, makukuha dyan XP, purple fish, tapos etong green fish. So, collect nyo lang yan. Then, ito sa adventure. Yung sa adventure is, sa umpisa, madali lang siya. Then, siguro pag mga 3-5, 3-8, yun, mahirap na yon. Kung isang nineko lang yung yung gamit nyo, tapos may tatlo kayong non-NFT, so hanggang 3-8 lang yung magagawa nyo adventure. Kasi sa ngayon, yung pag-ano na itong adventure, hindi kayo makakapag palit kung anong level. Kunwari, gusto nyo bumalik sa 4-3, 4-2, hindi. So, kailangan, pag hindi nyo kaya, ang tip ko sa inyo is mag-idle, mag-AFK rewards, then sa battle, kung hindi na kaya itong level ng adventure nyo, huwag nyong pilitin, then focus muna kayo sa level ng nineko nyo. Tulad ko, na-stuck na ako dito sa 4-4, kasi dalawang nineko lang ang gamit ko. Bale, 5 sila. Then, yung kalaban is 6. Nahirapan ako sa 3-9 o 4-1 ata yon. Kasi, level 30 na. So, pwede mo siyang paikot-ikutin. Yan. Pag sa, ito kung paano yung setup ng gameplay nyo, kung ano yung lugar, kung saan nyo ilalagay yung mga nineko nyo. Siyempre, wala akong warrior ang aking mga NFT nineko is ranger tsaka support lang. So, ang magandang pang front sa atin is warrior. Kaso ngayon, ang warrior is sobrang mahal na. Then, nakaka-claim pa rin tayo ng mata kahit ma-stuck kayo sa adventure. Ito, claim mata nyo lang. Then, ang everyday na pwede lang gamitan ng energy is 2-5. So, 10 energy per 10 minutes yung pag-gain ng energy ng bawat NFT. So, ito ay claim natin.
Ang pagkiklaim ko kasi is by 100. So, pwede rin ipunin nyo by 1,000 or by 10. Para sa akin kasi ito. Ayan, tapos 33. Yan, sa pagganyan lang, makakakuha na kayo ng Mata token dyan for na equivalent niya is SLP. So, kahit ma-stack kayo sa adventure at hindi nyo na kaya, ang rewards lang naman nito is XP, item drop, and yung purple fish. Sa pag-claim ng Mata, kahit hindi nyo kaya yung adventure, so nakakapag-claim pa rin kayo. Yan. Tapos, may bonus Mata tayo kapag ito, wind. So, today is wind yung wind na NFT. Kapag wind type yung element ng NFT nyo, is may bonus Mata kayo makukuha. So, yun lang guys. Ngayon, okay lang kahit isang NFT lang ang ano nyo gamitin. Kasi nakakapag-claim pa din naman ng Mata kahit hindi kayo matapos sa adventure. Ang ginawa ko nung isa pa lang NFT ko, ayun, claim Mata lang, ipon lang ng energy, then idle AFK rewards. Then, lucky spin. Pakita ko rin sa inyo, pag maswerte kayo, 100 per spin. Tapos ito, may free spin ako kanina, nakuha ko. Yan. Pag nakuha nyo itong, 32K, easy money, 60,000. Then, dito sa world, dito yung arena. Yung magic tree, yan, mag-o-open lang to kapag natapos nyo yung adventure na 4-3. Pag natapos nyo yun, makakapasok na kayo, mag-o-open na tong magic tree. Ay, ang rewards nyan is purple fish, then item. Tapos sa arena, hindi ako masyadong nag-arena guys kasi karamihan dito is ano. Karamihan dito is 6 ang ano, ang 6 yung ano nila, yung nineko, yung number 1. Yan yung mga ano. So, pwede ka rin kalabanin kahit hindi ka nag-arena. Ay, kasi kaka-reset lang nung sa arena, kaya wala akong record. Tsaka, hindi pa makapag-battle kasi wala ng energy. So, hindi ko muna pinopocus tong arena kasi halos mga pag nakalaban nyo dyan is 6 na ni Neko. So, talo kayo dyan. Tapos, meron pang mga coming sa League of Legends sa Great War. So, papakita ko sa inyo yung adventure. Kung paano. Kasi 4-4. So, lagi sa pag-adventure ko, laging naka-ano to. Yan. Ito yung weakness and kung malakas yung element mo sa, ito yung rotation nila. So, pakita ko sa inyo. Iche-check ko lang ha, kung kaya ko to. Saan malakas, saan mahina ang wind? Okay, fight. Yan. Ito, pwede nyong i-times 2 para mabilis yung pag-adventure nyo. So, pwede rin, may times 3 na. Pwede rin 1, mabagal, times 3 nyo na para mabilis. Kasi auto naman yan. Bali, yung formation lang yung kaya yung babaguhin nyo. Malalakas na yung mga kalaban nyo kapag sa 4-4 na ako eh. Pero kaya pa rin niya kasi makunat na yung level 50 ko. Support lang niya pero pero na front ko kasi mahal pa yung warrior sa market eh. Basta ang mahalaga kahit naka-AFK kayo, yung rewards naman nun is and one-on-one sila. Kaya ba? Kaya. Okay, panalo. Ala! Nag-revive siya, guys.
Baka skill niya yon yung pagre-revive. Hindi ko pa sa ulo gana yung skill dito nila eh. So, natatalo tayo. So, kapag ano, talo tayo, pwede nyo paikot-ikotin kung hanggang maging successful yung arena niya, hanggang matalo nyo matapos. Hindi kaya talaga. So, try natin. Pwede na tayo mag-level kasi may nakuha tayong rewards nung sa Chinese New Year. Ayan, no. Okay, so, ito pa-level ko. Ito yung main ko, eh. Pinakauna kong NFT. Bugs. Ayan, no. Kailangan yung purple to para mag-level 51 to 60. Ang kailangan nyo naman is etong green fish. So, i-max ko na yan. So, ito, nag-open na yung pangatlong ano niya. Pangatlong skill, passive. Then, may 200 pa tayo. Ipa-level ko na rin itong isa. Yan, may new skill. Yan, then, try natin. Auto-equip. Okay. Front natin to. Kasi masakit din to eh. Ano mo? Bumabakat na yung bawas. Kaya na to. Ata. Kayo, kung gusto nyo ipa-level yung ano nyo, yung non-NFT na nineko, pwede rin naman. Kasi nasasayangan ako eh. Ayan, apat. Apat pa yun, sir. Kahit, oh, di na siya nag-revive. So, yun, natapos natin. Ang, ito yung adventure quest, yung quest ko is hanggang 4-5. Pag natapos, ang wind. So, okay ito. Yan, fight natin. Natin, mukhang matatapos ko natin. Ito, malakas ang mount. Oh, ano. Lightning. Patay sila. Nagwawala yung warrior niya. Yay, natapos ko yung adventure. So, yun lang guys. Dito natin tatapusin yung video. So, ang main ano lang natin dito is itong adventure. Tapos, Claymata. Yan. Per 10 energy, per 100, and 1,000. Ipunin nyo na lang. Magre-recharge naman yan. Tapos, itong AFK rewards. So, kahit 1 NFT or 2 NFT lang na nineko ang kaya nyo, pwede pa rin makapag-claim ng mata. So, ipunin nyo lang. Reminder ko lang din is ang minimum withdrawal ng Mata token is 10k, ang maximum is 30k. Subscribe ulit kayo guys, then comment lang pag may tanong kayo. Salamat, bye-bye. Tamat guys, thanks.